Hello, Colette, for card number 3. Ikaw naman ngayon, kakaramdam ka ng insecurity and poor planning. Kaya nakakaroon ka ng lack of self-confidence. Andun din minsan na parang hindi mo alam kung paano mo babayaran yung mga utang mo. Parang nagpa-pile up na lang sila. Kaya doon ka nakakaramdam na parang ano ba ito? Parang hindi ka makaahon. And you feel sometimes that life is so unfair. Yeah. Eh, minsan din kasi you lack accountability. Kaya ikaw mismo yung nakakaramdam ng disappointment and lack of long-term na vision. Nililimit mo kasi yung sarili mo sa pwede mo pang gawin. Kaya nadidistract ka agad. And minsan iniisip mo din na ano, parang lahat ng trabaho mo walang result, puro delay. Well, ang dapat mong gawin nun, action. Manifest, always yan, manifest. Have the confidence na alam mo na kaya mo to. Ang kailangan mo lang, clarity and willpower. Minsan din, kailangan ibalanse mo on how you give and receive things. Dapat balanse ang lahat ng bagay. It's okay to be generous, pero sisiguraduhin mo na meron ka pa rin matitira sa sarili mo. No? Ano to eh? You may be on something na ina-accept mo with gratitude na magugulat ka na pagdating ng panahon, hihingan ka pala nila ng kapalit. So, be fair and be true to yourself. Kasi sometimes yung decision mo, it's the cause and the effect of what you are in right now. Eh, ang pinakamagandang gawin mo dyan. Ano? All things, pag-iisipan mo twice. Twice. Kasi hindi pwedeng impulsive kay. Okay lang na slow, steady, pero alam naman natin na kaya mong gawin at malalampasan mo siya. Yan, remember na powerful ka naman. Powerful ka naman, hindi mo lang nakalabas yung full potential mo. So, gawin mo, even if others doesn't recognize yung worth, still move forward, go on, kasi mamaya, meron ka palang mga bagay na kailangan mo pang i-develop para mas maging maayos ang lahat. Very rewarding naman ang nakikita ko dito. Kaya, ang pinakamagandang gawin mo, parang you need to learn the truth about yourself at ang ibang tao. Kasi may mga attention na kailangan para sa isang importanteng desisyon. You know, there's nothing to worry about. Parang this situation is under perfect control kung diretso ka lang. Parang sometimes you need to pray too. Only infuse loving thoughts and emotion sa mga situation na kinakaharap mo. Para kahit papano, may ensure ba na possible or positive outcome yung makukuha mo. Tapos magiging maganda yan. Effortlessly, magfo-flow ang positive energy sa'yo. Basta clear mind ka lang. Tanggalin mo yung negative thoughts na sometimes you feel trapped or restricted. Tatanggalin mo yan. Pag sinimulan mo yan tanggalin, makakaramdam ka na ng positive energy na magfo-flow through you. Okay? So that's it. Stay safe, be blessed, and namaste.